Swirl sa ating RS125FI. So ito yung aking mugs na ipapalit, no. Ang brand ng mugs is Hachi. Nabili ko siya sa Shopee ng nasa 25. Tapos gulong na Michelin Pilot Street 2. Pinakabit ko na rin siya. Bali, bili ko sa isang set na gulong is 3,100 plus kasama na pakabit nun. Tubeless na rin siya, no? Size niya is stock size lang din. 70-90 sa harap, 80-90 sa likod. So bali dito natin siya ilalagay, no. Dati kasi kinonvert ko na to ng rear disc brake, eh. Ngayon yung ating bagong mugs, ko-convert din natin siya. So babarinahin din natin yung likod niya. Dito babarinahin din natin ng apat na piraso para sa ating disc brake. Katulad nung ginawa ko dun sa ating stock, no. Sa unang video ko, binarain ako na yan. May tutorial ako niyan. Tapos dito sa front niya is papalit tayo ng bowl type na disc plate. Ito siya. Tapos papalitan din natin yung ating gearbox ng pang XRM o Honda Wave. Kasi iba yung hub niya dito sa harap, eh. Bali, ito yung gearbox na papalit ko, pang XRM ito, no, at saka pang Honda Wave ito. Ayan. So tara, simulan na natin. So bali, unahin na natin to sa likod, no.
yan mga lods, no, tanggal na natin yung kanyang ano, rear set niya. So tatago na natin tong stock, no. Ito nga, ito yung ito yung set na ililipat natin dun sa bago nating mags. Ito yung lock ng hub niya, lagayan ng rotor disc plate. Ito yun. So kakabit na natin dun sa kabila. Magbubutas din tayo ng yung bago nating mags, is butasin natin ng katulad nito. Ayan, para tagos ng kanyang tornilyo. So ito na yung butas natin guys, no, sa bagong mags. Since kaya ganito nangyari sa isa, kasi lumihis nung pagbaren ako. So ginawa ko, dahil hindi umakma yung bolt niya, binutasan ko ulit, kaya ganyan naging itsura niyan. Okay na mga lods, no. Ang purpose ng paglalagay ko ng axle niya dito sa ating hub, no, is para hindi ma-relocate o disalign yung ating mga bearings, para pag sinalpak mo yung axle, nilagay mo na sa motor mo, swak na swak siya. Tsaka hindi rin ma-disalign to, dapat lapat na lapat at tuwid ang pagkakalagay mo ng hub ng ating kabitan ng disc plate, para hindi siya magwiggle at straight na straight yung kanyang pag-ikot. So sa paghihigpit naman is dapat sabay-sabay at cross ang paghihigpit na, no, dito sa katapat at sa tapat, para sabay-sabay yung paglapat ng kanyang lock sa loob. Ang gagawin kong, ang ikakabit kong disc plate dito lods, no, is yung galing sa harap na rotor. So balak ko kasi ganito na lang lahat na bilhin ko at ikakabit kong disc plate. Bibilhan ko din yung sa harap ng ganito, yung ball type, para pareha sila. Di ko na ikakabit yung dati, yung dating nilagay ko na ito, yung galing sa Motaro, di ko na ikakabit to. So ito na lang, gantong display na lang ikakabit ko lahat. Pag nakabili na akong ball type na ganito, kakabit ko sa harapan.
ito yung binutasan ko guys, no, para pasok yung bolt na tumagos dun sa ating mags, sa hub ng mags. Yan. Tag-iisa yan. Kung saan yung location nung tumagos yung tornilyo, yun yung binutasan ko. Para lumapat dun siya.
So ito na mga lods ng ating disc plate sa harap. So bali nilagyan ko na rin siya ng dust seal dito. Kasukat yan dyan pang XRM to eh. Binili ko sa motor shop ng 70, 80 mga ganun. So dyan lalagay yung ating spacer eh. Yan. So naghanda na rin ako ng washer kasi medyo sayad yung ating display dito sa may lagay ay sa may ano eh, sa may stopper ng brake pad eh. So pag nilalagyan ko nito, sasakto na siya dito sa may gitna ng brake pad natin. So ayan, kapit na natin. Tsaka nagpalit na rin pala ako ng ano. Ito yung pinalit kong gearbox. Pang Honda Wave to, no? XRM or pang Honda Wave. Swak na swak dito yan. Kasi ito yung stock niya. Lagay ko na dito. Tago na natin kasi nagagamit pa to eh. Madali lang naman hugutin to. Ito, tutusukin nyo ng flat dyan. Tapos hihilain, tapos pagkabit susuksok nyo lang. Tapos itong washer is isasama natin siya dun sa spacer para nagsisilbing dagdag space siya eh, para sumakto siya dun sa brake pad yung ating display. Okay na.